dami mong mga gamit ah. Mga bago ah. Pinadala yan ng kapatid ko. Maupo ka muna. Ako? Oo naman, sige na. Naku, baka madumi ako mga gamit mo ah. Kumusta naman? May balita ba? Wala, tulad pa rin ng dati. O, e, paano yan? Alam mo naman na ayaw ng mga magulang na ipasok ang anak nila sa klase mo. Oo, sina Lupita, Kumino at Ana lang ang pumapasok. Sa bagay, kahit ganon, alam kong masaya ka. Dahil may maganda ng trabaho ang asawa mo sa hasyenda sa Timani. Oo, isipin mo naman, ginawa siyang katiwala. Oo, paano? Mabuti naman kung ganon. Alam mo naman, hindi ba? Hindi. Anong nangyari? Ay, ano ka ba? Dati ka namang nakatira sa malaking bahay na yun ah. Oo, pero wala akong naiintindihan. Hindi mo ba naalala? Yung babaeng ang pangalan ay Marimar. Nagpakasal siya sa isa sa may-ari ng asyenda. Oo, naalala ko. Ang alam ko, malapit na magkaibigan sila ng asawa mo. At may pagkakataong panganan na baril siya na magkasama sila. Ay nako, nabalita talaga yun sa San Martin de la Costa. Pero ano naman ang kinalaman ni Marimar doon? Akala ko naman, alam mo na. At siya rin, siya ang bagong may-ari ng asyenda. Oo, Mr. Santibanez. Sasabihan ka kaagad kapag dumating na ang resulta ng deporsyo mo. Sinabi ko na yun sa'yo. Kaya huwag ka na mag-alala. Mabuti. Kung hindi, magtatanong ako sa'yo. Medyo matagal na rin ang tungkol sa bagay na to at gusto ko na matapos to. Sige, hayaan mo. Sige. Salamat. Tutuloy na ako. Nagpasabi ka na ba kay Renato na babalik ka na sa Valley Encantado? Oo. Kahit na gusto ko pa sana dito ng mga ilang araw pa, pero sa Serio, pinaalis na rin ako agad. Siya nga pala, napansin ko na medyo kakaiba si Serio. Lalo na nung iniwanan niyo ang asyenda. Alam mo ba kung anong nangyari? Alam mo ang totoo, naisip mo naman siguro na masakit para sa kanya na iwan ang asyenda. Kaya ganun siya. Sigurado ka bang wala ng iba pang dahilan? Ang totoo, siguro. Wala naman, pero ganun pa man, tanungin mo na lang siya. Binili ni Marimar ang asyenda. Malaki na daw talaga pinagbago na babae niyon. Talaga raw napakayaman na nito ngayon. Hindi, Clorinda. Nagkakamali siguro sila. Sinabi na sana ni Chuy sa akin. Diyos lang ang nakakaalam kung bakit hindi niya sinabi sa'yo. Pero si Marimar ay nakatira na doon ngayon. Kasamang Negran si Corazon, si Pulgoso, at siya nga na eleganteng-elegante ang itsura. May kasama rin silang isang baby. Isang babae, dakaedad ng anak ni Sir Renato. At dahil gustong-gusto niya si Chuy, kasi nga, ito naman si Chuy, eh talagang mabait sa kanya. At alam kong matutulungan niya si Chuy. Sa tingin mo ba totoo ang lahat ng yun, Clorinda? Yun ang pinag-uusapan ng lahat, iha. Senyorita Innocencia, kadarating lang ng sulat na ito para sa inyo. Salamat, perfecta. Excuse me. Kanino galing yan? Parang kinakabahan ka, mahal ko. Hasyenda ni na Lolo. Sabi dito, dating Hasyenda Santibanez. Akin ang sulat na yan. Huwag mong basahin yan. Makinig ka kay Serio. Pero bakit? Pakiusap, Innocencia. Anong kinatatakutan mo, Serio? Alam ko kasing magagalit ka lang. Masaya ako sa pagkakataong ito at hindi ako magagalit. Ang bagong may-ari ngayon ng Hasyenda Santibanez ay tatawagin na ngayong Hasyenda ni Lolo. Ay gustong tumulong sa inyong lahat. Umaasa rin ako na patuloy na magiging magkakaibigan tayong lahat na nagkakaisa. Belia Altama. Anong ibig sabihin nito? Ang sabi mo kanina, hindi ka magagalit. Hindi maaari ito. Hindi naman siya yun, hindi ba? Oo, siya na nga yan. Gusto niya magiganti. Hindi ito maaari! Gusto kanyang makuha! Hindi, Innocencia. Nakipaghiwalay na ako sa kanya. Alam mo kung bakit siya nandito. Alam na alam mo yan. Huminahong ka. Pakiusap naman. Hindi mo malang sinabi sa akin. Sinabihan ako na seryo na huwag ako magsasalita. Kaya ako ginawa yun dahil ayoko magalit ka. Ganun na nga ang nangyari. Oo! Dahil alam na alam ko na nariyan pa rin siya sa puso mo. Hindi, Innocencia. Na maghiwalay kami sa Valley Encantado, sinabi ko sa kanya na bahala na siya sa aming anak. Alam mo kung bakit? Para wala na akong dahilan para bumalik sa kanya. Pero bumalik siya para sa'yo. At nag-aalala ako. Huwag ka matakot. Sinabi ko na sa kanya na magpapakasal ako sa'yo. Sinabi mo sa kanya? Oo.
Galing ako sa opisina ng judge ngayon at sinabi kong gawin nila lahat para lumabas na ang resulta ng diborsyo. Gusto kong makasal tayo kagad. Nakauwi na ako. Tingnan mo nga naman. Nandito ka na. Samantalang tanghali pa lang. Umuwi ako para maligo at magpalit ng damit. Makikipagkita ako sa may-ari ng asyenda. Alam mo, hindi na nga sa Tibanez ang tawag eh. Binago na asyenda ni Lolo. Mukhang madali kang napalapit sa babaeng yon. Kinagawa ko lang naman ang trabaho ko sa kanya. Hindi ako naniniwala. Ano bang problema mo? Alam ko na. Dati ka nang may gusto sa kanya. Alam ko na kung sinong may-ari ng hasyenda. Si Marimar Perez. O, alam mo na pala eh. Alam na ng lahat ng tao. Maliban sa akin. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit? Bakit? Ayoko kasing magalit ka na ganyan. Isa pa, bala kong sabihin sa iyo ang tungkol doon kapag maayos na ang lahat ng kailangan kong ayusin. Maniwala ka, wala kang dapat ipag-alala. Higit pa sa akin ang bagay sa kanya. Higit pa sa kahit na sinong nandito. Kaya pwede ba, huwag mo nang isipin ang tungkol sa selos. Walang dahilan para doon. Ay, ang tagal ni Sergio. Nakita kaya sila ni Marimar? Huwag na ninyong isipin yan, senyorita. Diyos ko naman. Akala ko hindi ko naiisipin ang Marimar na yan. Pero eto na naman siya. Ngayong alam kong nandyan siya, hindi na ako matatahimik pag wala si Sergio. Nag-aalala ko magkabalikan na naman sila. Ah, hindi, hindi, senyorita, hindi. Si Senyor Sergio, kayo lang ang iniisip at mahal niya kayo. Maalalahanin siya, oo. Pero mahal ba niya ako? Ah, ang tagal mo naman. Galing ako sa veterinaryo. May mga baka na kailangan bakunahan at kailangan kong umalis ulit. Basta kung magtatagal ka, sabihin mo naman sa akin. Pakiusap, Inosensya. Wala akong magagawa kung matatagalan ako. O sige, susubukan kong masabi sa'yo. Babalik din ako kagad. Paalam. Totoo kaya yun, Perfecta? Ang alin, senyora? Nagaling siya sa veterinaryo. Aba, oo naman. Magkakasakit kayo sa kasi selos nyo, kaya tama na. Kasi naman, hindi ko talaga maiwasang maramdaman ang pagsaselos na to. Nagsaselos ako dahil mahal pa rin niya siya. Ginagawa ko na ang lahat para makalimutan niyang babaeng yun, pero wala pa rin. Huwag niyong sabihin yan. Ang pakakasalan ni Senyor ay kayo. Oo, at gagawin niya yun para makalimutan siya. Pero sino makapagsasabi, Perfecta? Paano naman mangyayari yun? Kakain na tayo mamaya, Tia Esperanza. Pupunta muna ako sa study kasama si Choi para pag-usapan namin ang asyenda. Tatawagin ko kayo kapag handa na ang tanghalian, ha? Oo. Sige na, Iha. Halika na, Choi. Sige po. Sige lang, Choi. Salamat po. Ay, nakakainis. Simula nang bumalik kami sa lugar na to, lalong napapalapit ang dalawang ito sa isa't isa. Ang kapal talaga ng Fifi na ito. Pero manda siya. Dahil mahal ko na si Pulgoso. At kahit nakakambal ko pa siya, paglalayuin ko silang dalawa. Anong sinabi mo kay Antonieta? Ang totoo, napag-usapan na namin ang tungkol sa trabaho ko rito. Nagalit pa siya? Nagseselos siya eh. Alam naman kasi niya na... Alam mo na, dati ako may gusto sa'yo. Kaya natural lang na magselos yun. Hindi totoo yan. Alam mo naman na parang magkapatid lang tayo. Alam mo naman na... Mahal ko pa rin si Sergio. At hanggang ngayon, talagang mahal mo pa rin siya. Ay, pero iba na ngayon. Iba na ang iniisip ko. Ngayon, alam ko ng totoo talaga ang mga sumpa. Anong ibig mong sabihin? Na parang isinumpa ka ni Sergio Santibanez. At mawawala lang ang sumpa sa oras na mamatay ang lalaking yon. Ay, huwag kang ang parang bata, Choi. Kung gugustuhin ko, magkakasama kaming dalawa at magmamahalan. Pero may dalawang namatay na tao ng dahil sa amin. Dalawang nasunog na katawan. Sina Lolo at Lola. Magkalit ka sa kanya. Yun ang dapat. Bakit kailangan mahalin mo pa siya ulit? Narito na ang resulta. Palaging nagpupunta dito ang lalaking ito para magtanong tungkol dito. Mr. Secretary, kailangan mong sabihan si Mr. Sergio Santibanez na dumating na ang resulta ng kanyang hinihintay na diporsyo. Mabuti at nakita kita. Hinahanap mo ba ako? Pakitulungan mo akong bumaba. Kailangan kitang makausap.
Ano yun? Gusto kong sabihin sa'yo na magmula ngayon ayoko nang dumadaan dito ang mga baka mo. At umiinom sa ilog na nandito sa hasyenda ko. Kahit kailan, hindi yan naging problema. Nagkasundo lahat ng may-ari dito. Hindi namin pinipigilan ng sino man na dumana at uminom ng tubig. Kaya nga walang bako dito. Malaki ang gagastusin kung maglalagay pa ako ng bakod. Oo, at hindi rin yun makakabuti sa'yo. Pero meron pa sigurong paraan. Ano? Ang mabuti pa, dumaan ka na lang muna sa bahay para makapag-usap tayo ng maayos. Wala si Sere dito ngayon pero babalik din siya mamaya. Anong kailangan nyo? Sabihin mo sa kanya na pumunta siya sa korte. Kung kailan siya pwede para opisyal na masabi sa kanya resulta ng diborsyo. Ah, salamat. Salamat, pupunta siya doon kaagad. Parang may magandang balita sila sa inyo, senyora. Alam mo ba, Perfecta? Hiwalay na sina Sere at Marimar. Hahanapin ko siya ngayon din. Kailangan sabihin ko sa kanya magandang balita. Hindi kita pwedeng punta. Ayoko masaktan si Inosensya. Mas gusto mo ba na maglagay ako ng bakod? May tiwala ako sa'yo. Pero walang silbi ang ginagawa ko. Alam mo yan, dahil sa anak mo. Dahil sa anak natin, Serio. Ipapaalala ko lang na ipinubaya ko na siya sa'yo para hindi siya magkaroon ng problema. Diyos ko. Masama bang pakiramdam mo? Siguro. Siguro. Matagal lang akong nabilad sa araw. Marimar? Marimar? Anong nangyayari sa'yo? La vida me cambiaste por ti. Creo en él.